At kabi-kabi lang nga pong bang idinulot ng bagyong Jenner at dito po sa Marikina ay kinailangan pong lumikas ang mga residente, partikular sa barangay po ng Malanday, lalo na po yun doon sa lugar ng Lower Sitaw kung tawagin, dahil ito po yung karaniwang inaabot ng tubig pagtaas po ng Marikina River. Bagamat ngayon po ay tumila na po ang pag-ulan dito sa lugar, ay malakas pa rin po ang agos ng tubig sa Marikina River, lalo pat ito po ay nanggagaling sa mga kabundukan sa Rizal. At alam naman po natin na kung malakas po ang ulan doon, ay tuloy-tuloy po ang malakas din na agos ng kulay putik na tubig na nanggagaling po sa kabundukan. At kanina nga po ay binisita natin yung isa sa mga ginagamit na evacuation center dito po sa Marikina, yung pong Bulelak Gym sa Barangay Malanday. At nakausap po natin yung ilan sa mga lumikas doon. Pakinggan po natin ang kanilang mga pahayag. Kahit na po yung sabihin na natin malapang yung tinatawag na bagyo, talagang yung lugar na yun talagang bahain. Yun ang nagiging problema nga ng barangay namin. Mahirapan po kasi mahirap po dito ang umihi, mag-jingle, mahirap po dito. Kaya yun po, ang anak namin lagi umiiyak dito sa hirap. Tinitiis na lang po kasi binabaha pa po doon ang bahay namin. Umaga po, doon po namin nalaman na ano po yung babaha kasi ano po nag-ano po yung sa ano, yung sa barangay. Kaya po kami naglikas po dito. Takot po. Kasi po ano po doon sa amin, yung gano'n na po nangyari na bumaha. Sa puntong ito po ay makakasampo natin si Barangay Captain Zifred Ancheta, ang Barangay Captain po dito sa Tumana. Magandang hapon po sa inyo, Chairman. Magandang hapon, sir. Apo, so dito sa lugar ho nyo, karaniwan ho talaga to inaabot ng tubig? Ay, oo. Sanay na sanay talaga ang Barangay Tumana in terms of mga tubig sa ilog talaga pag umaangat. Apo, at napansin ho natin dito, meron kayong nakaredy na ng mga life vest, bangka. Yeah. Demotor ho ba itong bangka niya? Actually, planning po sana sa mga inner portions namin na lagyan ng motor. Pero hindi kaya. Taga maikli kasi yung mga inner portions ng Barangay Tumana. Hmm. So, sabi nga namin, bahangka nga tawag namin dyan eh. Kasi pang baha sa looban. Hindi siya pang ilog talaga. So, yung pagka pumasok na yung tubig, yun yung doon yung siya ginagamit? Pangkuha namin sa mga matatanda, sa mga bata, sa mga buntis, sa mga disabled. Itong nakaraan, yung karaniwan na Malanday, yung yun talaga yung inaabot. So, itong nakaraang Jenner, kumusta yung inabot dito sa barangay niyo? Inabot ho ba yung tubig? Ay, actually hindi po. Nasa level 16 na kami, pero alert level pa lang namin yun. Ang first evacuation namin is 18 to 19 meters po. First evacuation sa lahat ng mga laylayan yun. Pero mabuti ngayon, bumaba na 215 yata. Galing, ang bilis talaga ng pagbaba. Nung pa-alarm na kami ng bandang 16 meters, talagang hindi kami nagpanood ng siren nga, nakita nyo, dahilan sa baka ma-alarm yung mga tao eh. At nakita namin yung pagbagsak ng ulan mula sa mataas na bahagi, pagkasa sa Montalban, sa Antipolo. Apo, so ano po ngayon, despite po yung pagtila ng ulan at pagbaba ng tubig, level ng tubig, ano po yung paalala nyo pa rin sa mga residente? Palaging maging alerto, tanda. Dahil talagang ang Barangay Tumana, talagang daanan ng tubig baha, guys, sa mga ilog. Tubig na talagang baka umapo ka agad. So, maging ready lang tayo palagi. At maging alerto sa mga anunsyo. Wag tayo pabigla-bigla at matakot mangamba. Apo, maraming pa salamat, Chairman. Po. Si Barangay Chairman Zifred Ancheta ng Barangay Tumana.